or yung escrow na ipuput up, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng bond na barya-barya lamang, parang nang insulto pa, parang na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that... Well, then we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun, wala man lang sa inyo nakasilip sa dole, sa NLRC, ang tagal-tagal nyo na dyan, tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung bond equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-post ng bond na mas maliit sa claim, for God's sake. Parang lukuhan to, parang binobobo nyo po ang taong bayan. Parang binobobo nyo po ang mga manggagawang Pilipino. At hindi po ako papayag, not under my watch. Yo, what's up mga tropa pics? So, napanood niyo naman kung gaano pinagtatanggol talaga nitong si Senator Idol Raffy Tulfo ang mga manggagawa at talagang sinosoflak niya. Kahit na itong si Senator Loren Legarda na napakatagal na senador, eh, kita niyo naman. Yan ang senador, yan ang mga kailangan natin sa Senado. Yan ang dapat na binoboto. Kaya po ako, tuwang-tuwa ako dahil hindi ako nagkamali ng pagboto dyan kay Idol Raffy. At eto, katulad niya na meron tayong tagapagtanggol, tayong mga manggagawa, yung mga kababayan natin na mahihirap, yung mga kababayan natin matagal nang ginagawang gatasan, ginagawang bobo nga daw po. Yan, ginagawang bobo daw. Sabi nga ni Idol Raffy kaya Senator Loren Legarda, ginagawang bobo yung mga mamamayan dahil nga po dyan sa issue na yan. So, ito po yung full video. Panoorin po ninyo at ako'y masayang-masaya dahil hindi ako nagkamali ng pagboto dito kay Idol Raffy Tulfo. So, Idol Raffy, ayan, saludo ko sa'yo. Talagang deserve ng mga Pilipino ang isang katulad mo dyan sa Senado. So, eto po yung full video, panoorin niyo po. Nako, talagang ewan ko na kung naramdaman itong si Senator Loren Legarda. Rin natin yan, naiboto rin natin yan si Senator Loren Legarda. Pero, hindi katulad ng aking pagiging kasiyahan ngayon na nararamdaman dahil sa napanood ko na ito na sineshare ko sa inyo yung video. Panoorin niyo na po. Are you referring to the case? They're referring to a case where the property or the company has closed and wala na po silang makuhang properties kasi nagsabi yes. Po yung company. Well, ganun po palagi nangyayari. Dapat po, gumawa tayo ng paraan. Kayo sa NLRC, 23 years na po nakapwesto, nakaupo dyan sa pwesto ang inyong chairman. Dapat nakapag-isip na po siya ng way na para pagdating ng time, nanalo po yung employee. Meron po siya kasi what happens is, 9 out of 10, yung pong mga company, pag na-file po sila ng case sa NLRC, dinidispatch po yung kanilang mga properties, yung kanilang mga lupain, yung kanilang bank accounts, and then nag-change ng name, tine-change yung pangalan ng kanilang company, nag-change ng ownership, wala na pong mahabol. Palagi pong nangyari yan for the past, as far as I'm concerned, for the past 25 years, me as being a broadcaster. Bakit po walang magawang paraan ang taong nakaupo dyan for the past 23 years? Hindi niya po nagawa ng paraan. He could have come to us sa senators or congressman para humingi ng tulong para makapag-pass ng legislation para ma-address ng problem na ito. Bakit siya kawait? Tahimik lang. He's not here to assist me in answering that. Okay. But there's a bond that is deposited. Pwede i-forfeit yung bond. But it may be small. Well, kung meron pong bond, nasaan po yung bond? Kasi... marami po na ako natatanggap na complainant na sila po ay nanalo na 7 million, 8 million, 20 million at sila po yung mga 50, 100. Bakit nabibigay? Wala po. Nope. According to them, nabibigay po yung bond pero wala po. Kulang po. Wala po. Mabagal nga execution at kulang yung bond kaya mag-isip tayo ng legislation okay. To address the problem. Okay, we have to address that problem yes. Kasi nga po, nakakaawa po at masakit po sa aking kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapi na dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo tapos sila po ay sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal and then they went to NLRC na hoping that they can get justice pagdating po sa NLRC, they were forsaken napabayaan po sila, pabalik-balik po sila from
namamasahe po sila, yung iba sa kanila pupunta ng probinsya, babalik lang tuwing hearing. Kuminsan po, abono pa sila, gumagasto sila by the thousands pagdating sa pamasahe, accommodation when they come to Manila. And yet, at the end of the day, wala po sila masisingil. At ang pinakamasakit, namamatay na po sila, wala pa rin po silang titikman na perang pinanalunan nila. Yeah, I feel for them, and I know that it's a long-pending problem. As I say, it's decades long. That is why, jointly, the DOLE and the Senate could think of possible solutions to this. Sila na po nagsabi, under the term of newly installed Secretary Laguesma, they will come up with solutions for possible legislation. Nag-uusap na po kami ng aking legislative team. Dapat po yung ban na ipopose or yung escrow na ipuputap, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang, parang ng insulto pa, parang na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that... Well, then we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa DOLE, sa NLRC, ang tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung ban equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-post ng ban na mas maliit sa claim, for God's sake. Parang lukuhan to, parang binobobo nyo po ang taong bayan. Parang binobobo nyo po ang mga manggagawang Pilipino. At hindi po ako papayag, not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa korte, sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award. Kaya po hindi na tugma. No po. Marami po akong manakausap na mga gagawa. Wala po siya natatanggap ni Singkong Duling. Yung nga po sabi kanina, kamatay na po sila ni Singkong Duling. Wala po siya natitikman doon sa pinanalo nilang case sa NLRC. I would suggest that your long list of complaints of those who've already won, ibigay po nyo para ma-execute kaagad. Okay. And then siguro po, turuan natin yung mga sheriff. Siguro mag-aral sila, mag-seminar sila kung paano po mag-identify ng mga properties, paano po maghabol, mag-garnish ng mga properties. Because some of these sheriffs, sorry ha, hindi naman siguro lahat, ay tamad. Ang ginagawa po nila, sasabihin po nila doon sa claimant, sige, maghanap ka ng account nung dati mo employer, pumunta ka sa LTO, tumingin ka ng mga plate number doon ng iyong amo, bantayan mo yung kumpanya ng iyong amo, paglabas ng sakyan, kunin mo yung plate number, o tingnan mo kung bank account yung iyong amo. Bakit kinakailangan po yung claimant o yung employee ang magawa niyo, yung ex-employee ang magawa niyo? Di ho ba dapat trabahohin ng sheriff? Yeah. According to the NLRC, they ask assistance from the sheriff, but they don't order, right? Well, palagi hong nangyari, yung sheriff po ang nag-uutos doon sa mga nanalo na ng mga manggagawa ng kaso sa NLRC. Inuutusan po sila ng sheriff na hanapin yung properties o bank accounts. Pupuntahin pa po sila sa Land Registration Authority, kung meron mang mga lupain ang kumpanya, anong alam po ng employee? Anong alam po ng manggagawa? Kulang po siya sa kaalaman. Especially kung kulang po siya sa pinag-aralan. How would he know? How would he start? Where is he gonna start? Wala po siyang kaalam-alam. So ang nangyari, he comes to me to complain because the last resort is coming to me. Hindi nila alam kung anong gagawin. Babalik sila kay sheriff, sige, kahit saan kayo pumunta, wala mangyari dyan kasi ginawa ko ng lahat. And then I asked the sheriff, what did you do? Wala. Nga. What the sheriff did, he picked his nose and he picked his teeth. That's what he does. That's why wala pong nahanap, I'm sorry, hindi naman po lahat, wala pong nahanap na pera o properties para pambayad po sa pinanalong kaso ng pobreng manggagawa. I'm sorry if I'm being emotional kasi nag-build up na po to sa akin na nakikita ko po kung paano po talaga naapi yung ating mga magagawang Pilipino. And I promise myself, pagdating ko po sa Senado, I'll do something. We appreciate that. And now I'm here, I'll make sure
na lahat ng hinanakit ko na pang-api sa mga manggagawa, hindi na po mangyari. I'll make sure under my watch, it's no longer gonna happen anymore. And kayo po dyan sa NRRC, humanda na kayo because hindi ko kayo titigilan hanggat ninyo po ayusin ang inyong mga trabaho. Ibigay po nyo yung listahan ng lahat ng mga hindi natulungan, maski po sila nanalo na, para malaman po ng DOLE, Secretary at ng NRRC ang mga tinutukoy po ninyo. At ako po ay nakikiisa sa inyong advokasya sa pagprotekta ng karapatan ng ating manggagawang Pilipino. Salamat po. Yung po bang NRRC position, yan po ba ay fixed term? O fixed term, 23 years? Until 65 years old. Until 65. Wow, kaya pala. How old is the head? Parang 40. The head is turning 65. Oh, okay. So, kahit nang pagpawara-wara siya, magwawal-wal-wal siya dyan, eh, come what may, siya po ay ayahay lang na makapagsilbi hanggang sa siya ay mag-retire. Siguro that's something na through legislation, I'm gonna try to pass na para ma-minimize po yung term ng NLRC chairman, sapagkat nakita ko for the past, yung 23 years na nakaupo dyan, mukhang kulang po yung ginagawa niyang trabaho para maayos yung problema na matagal, dekada-dekada na po na naranasan po ng ating mga maliliit na manggagawa. Siguro it's about time. Anyway, mag-retire na po ata, ano, next year? Praise the Lord. Okay. So, next year mag-retire na. Okay. Senator Loren, huwag ka magalit. Nakangiti na si Senator Loren. Oo, nakangiti siya. Yan. So, bakit po? I can never get angry. No, I'm not angry and mad at you. I'm mad at the system. I'm mad at the policy. Because time and time again, it keeps repeating. Okay, I've done... That is righteous anger. Can I share that with you? Thank you. For so many years, people comes to me, the labor sector, with the same problem again and again. And I'm able to give solutions to those problems. Pero band-aid solutions na bibigay ko. Pero ang gusto ko po sana, permanent solution, long-term solution. And this is it. Gisingin ko po yung mga natutulog-tulugan sa ating gobyerno, lalo dyan po sa NLRC at DOLE, nang sa gayon naman po, eh, magkakaroon po ng hustisya ang ating mga palilit na magagawa. He was less in life, should have more in law. Yan pong sinabi ni Ramon Magsaysay. We reiterate the statement of DOLE that they are willing and happy to receive all the complaints from you so that the people watching your show can be helped, ASAP. Okay. And you can inform me of any move after the passage of the budget, what action they've done. Okay, very good. Thank you. And also my request doon po sa mga taga-NLRC, pag tumawag po, hindi lang po kami, pag may tumawag po, be that imang magagawa themselves or people that represents the manggagawa, sagutin niyo naman po dyan sa NLRC. Kadalasan po, umiiwas kayo, especially po yung mga top management, nagtatago po sila. Hindi ko alam kung bakit sila nagtatago. Pangalawa, tigilan na po natin mga fixer dyan. Pwede ba, Secretary Laguesma, palayasin na po yung mga fixer dyan, yung mga ambulance chaser kung tawagin sa NLRC. Talamak po yan. Inamin po yan sa akin ni Chairman Nograles when he was here during our budget deliberation. So, stop na po yan. Kasi one day, pupunta po ako dyan, I'm not kidding. Kapag naabutan ko po may mga fixer, kakalad ka rin ko po palabas ng NLRC mga yan at papahiyain ko po sila. Okay ba, Secretary Laguesma, can you tell NLRC Chairman? Okay. Makakarating po. Okay. Ngayon,